What's up guys? So nandito tayo ngayon sa isa sa mga nag-trending na siomay nung especially nung pandemic, no. Dito 'yan sa May Muñoz sa likod ng Walter Mart. Ito siya, guys. I'm sure yung iba sa inyo alam na 'to at nakakain na rin dito, pero tayo ngayon pa lang tayo magvo-vlog dito. Although natikman ko na 'to before. Tingnan natin, guys. So guys, meron tayong mga kasama dito, no? Bumibili rin ng siomay. Ate, madalas ba kayo dito? Apo. Madalas kayo. Bakit kayo parati dito? Basta nasa Muñoz kayo, dito kayo kumakain. Bakit? Masarap pa lang po kami. Masarap pa talaga? Purong meat po siya. Purong meat, no? Hindi katulad yung sinasabi ng iba, di ba? Sinasabi nila pusa, no? Dito, totoong karne. Totoong karne, totoong karne talaga siya. Tapos, mura pa. Apo. Di ba? Magkano? Family chili. 45 pesos 5 pieces. 40 pesos 5 pieces. Ali chili pa, no? Oh, mahilig na mahilig sa atin ang chili, oh. Oh, masarap na masarap yung alam. Naiingit na ako. Gusto ko na rin bumili. Buti na lang, medyo patay na oras yung punta natin ngayon. Kaya pwede nating ma-interview si Kuya, no? So lalapitan natin siya para ma-interview natin. Idol, kailan kayo nagsimula dito sa pwesto nyo? Way back, 2005 pa po. Ah, 2005 pa. So parang ano na, ilang taon na? 17 years? Yes po. 17 years, no? Sa tapat, sa likod lang talaga ng Walter Mart. Yes po, dito lang. Dati, doon kami, naging doon. Basta arang dito lang. Dito lang rin. Pero dito talaga kayo, itong pwesto na to. Dito kayo tumagal. Bali, nagmula po yung recipe nito sa kamag-anak ko ng lolo. Ah, kamag-anak ng lolo mo. Sa Dalamuno na pa. Ah, okay. Bali, pinagyaman na lang din po namin yung ibang ano niya, recipe para maabot po namin yung ganitong lasa. Ah, oo. Kasi talagang maraming ang kumakain talaga dito, no? Buti na lang, naka-ano ko ng oras na hindi masyadong busy. Ano oras ba yung sobrang busy dito kaya? Iba-iba sir eh. Pero yung pinaka-peak na oras, pinaka-peak normally? Pinaka-peak na oras talaga, 5. 5 o'clock ng hapon? 4 o'clock onwards. Tuloy-tuloy na yon hanggang maubos na? Opo. Maraming ganito yung nauubos nyo? Nakakaubos po kami na ganito sir, mga 80 kilo hanggang 100 kilo per day. 80 to 100 kilos yes per po. Day ng siomay? Yes po. Wow, grabe. Eh, gaano katagal yung preparation nun? Matagal din sir, pero usually nagsisimula yung preparation nito sa umaga. Umaga pala. Production niya sa umaga talaga, para sa riba talaga yung siomay. Oh, so, everyday fresh talaga yung mga yes, siomay nyo. Yes, tapos, anong oras ba kayo nagsisimula dito? Usually sir, 12 p.m. to 9 p.m. 12 o'clock kayo nagsisimula? Yes, 12 po. To 9 p.m. Yes po sir. Pero yung 9 p.m. na yun, may tira pa yun? Usually sir, nauubos eh. Maaga pa sa 9, ubos oo. Na. So pero kahit mga alas 8 ng gabi, marami pa rin nagpupunta dito? Yes sir, actually yun kasi yung yung mga nag-uuwian, no? Uuwian, kaya talaga dito sila. Marami rin ba nagpapagrab dito? Marami din, sir. Lalo na nung pandemic, no? Lalo na nung pandemic, sir. Talaga hindi maganda, maayaw talaga. Di nung pandemic, napakadami ng order nyo. Oo, sir. Napakadami. Kasi doon kayo nag-trending, di ba, nung pandemic. Hmm. Kaya pati sa TV, na-feature kayo, yes, sir, po. Actually, nung January lang yun. This year lang. This year. May sukoy kami dito na nagti-TikTok siya. Oo. So, sinubukan niyang i-TikTok yung namin, yung event showmay namin. Ayun, nag-trending, kinabukasan. Puno na agad. Oo. At saka na-posting kami sa What's Your Ulam Pare, sa Let's Eat Pare. Oo. Doon talaga, buhos talaga yung customer. Tapos sa kinalaunan po, nagkaroon na rin kami ng mga reseller kung saan-saan ang lugar. Ah, reseller din? Opo, marami na rin kami. Ngayon, may mga reseller kayo ngayon? Opo, lahat. Puro active, marami. Ayos. Pagka-reseller, magkano ang Para mo maging reseller? Pag-reseller, sir, medyo maigpit kami sa location eh. Bine-verify pa po namin. Kunwari, meron siyang sa North Caloocan. For example lang po, North Caloocan. Pag meron na dun sa lugar na yon, kailangan i-verify namin. Tapos 3 kilometers po dapat ang layo ninyo. Ah, bago nyo payagan. Opo. Sa location lang talaga kami may bit sir. Pero kung sa pag-reseller naman, walang problema. Basta walang makakagip na ibang reseller, no? So guys, ito na yung siomay, no? Mainit-init pa.
So kailangan lagyan natin ng toyo, syempre. Yan. Tapos konting chili, pampadagdag ng ano, ng anghang. Talagang trending na trending to dati, lalo na nung pandemic, no? Dahil talagang masarap naman talaga yung siomay nila dito. Ito na guys, unang paga. Uy, mahap. Imagine nyo guys, gawin natin sila mga resellers kayo na nagbebenta ng siomay nila. Diba? Sarap. Mababibitin ako sa isa. Kailangan ko pa ng isa pa nito. Guys, solid din pala mag-food trip dito sa Muñoz, no? Kasi ang dami yung choices dito. Bukod dun sa siomay na legendary, meron pa dito mga kwek-kwek, tsaka may mga ano yata dito eh, may mga calamares, may mga samalamig doon. Ayun, tsaka ito. Lebuko din. Tapos dito naman sa kabila, mga sari-saring prito, mga ano rin, mga kwek-kwek, tsaka mga penoy. Tapos doon may parang takoyaki pa doon, guys, oh. May takoyaki, tsaka may Thai food. So panalo rin. Tapos doon pala meron pang ano, mga turon. Mukhang masarap din yung turon dun. So panalo-panalo rin talaga mga pag food trip dito. Dito lang yan sa may likod ng Walter Mart, dito sa may Muñoz, no? Ito yung Walter Mart, guys. Ayan. At sa likod lang siya, paglabas nyo makikita nyo na kagad ang daming mga mapag-food tripan dito. So guys, akala nyo medyo konti pa lang yung mga tao na yan. Pero tuloy-tuloy yan. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Kaya nakaubos sila talaga dito ng almost 100 kilos. Diba? 80 to 100 kilos ng siomay every single day. Dito lang sa pwesto ng yan. Iba pa yung mga reseller nila. Guys, kasama natin si Boss Mac dito, no? So kumakain din siya ng siomay. Ilang siomay yung order mo? Tatlong order. Tatlong order? Ibang klase. Pang ano, panahalian na? Oo, oh, tanghalian. Di ako nagtanghalian. Talaga dumiretso. Ah, dito ka dumiretso. Madalas ka ba dito? Oo, oh, pag-uwi. Galing trabaho. Ah, galing trabaho. Pero kayo, uwi na ba? Papa, uwi na. Ah, uwi na. Ano ba? Call center ba? O, shout out mo rin anak mo. Ayun ba day, Chloe? Ayun, o. Oh, edi, tatay mo. Kumakain lang siya. Uwi na siya. Uwi yan mo ba anak mo? Lumayan mo na ang cake. Ay, lumayan mo na cake. So, palagi ka dito dahil, ano, dahil mura ba? Dahil masarap? Ano ba? Bakit ka ba palagi dito? Mura na, dahil masarap pa. So, parehas, dahil mura at masarap, di ba? Minsan pagkagabi kasama ko yung mga co-workmate ko, dumidiretso. Ah, dito talaga kayo umaano, no? Kasi hanggang gabi naman to eh. Hanggang gabi. So, maraming salamat, boss, ha? Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Sabi mo nakatatlong order ka na. Round 2. Ilan yan? Dalawa. Limang order ng siomay si Idol. Oh, grabe. At nagulat ako, nakapalo na pala siya sa akin sa TikTok. Nanonood din ang mga food trip natin. Ito pa guys, so meron pa tayo dito nakitang mga kumakain din. Ayan, oh. Bakit? Madalas ba kayo dito kumakain o ngayon lang? Nag-take out na po kami dito nung... Before. Tapos ngayon, bumalik kayo. Taga saan ba kayo? Sa, ano lang, Bisaya at Abing. Ah, taga Bisaya, ah, taga Bisaya. Ako rin, taga dun lang eh. Taga dun lang rin ako banda. So dumayo kayo dito para sa siomay. Yes. Ayun. Bakit kayo dumayo pa dito? Nasarapan ba kayo? Oo, yung unang tikim na yun, ano... Ang sarap agad eh, ano, kasi purong-puro yung laman niya sa loob. Oo, di ba? Oo, tsaka yung chili niya, sarap.
Walang extender, no? Yun nga yung masarap dito eh. Kaya ano, sarap balik-balik. Ako rin, actually, dati nakapag-take out na ako dito. Tapos, tiniktok ko nga eh. Sa TikTok, medyo marami rin yung views. More than 500,000 views din. Tapos, sinasabi sa akin, may ano daw, baka daw puro extended. Eh, hindi naman. Talagang purong-purong karne, di ba? Tapos, halagang 40 pesos. Yung iba, namamahalan, mahal daw. Sabi ko, eh, sa iba, tumingin ka, di ba? Yung mga ibang mga sumayan dyan sa mga mall, mas mahal pa eh. Di ba? Sulit yung bayad mo dito. O yun, sulit yung bayad. Thank you po. So guys, naingit ako kay Kuya, no? Naingit ako kanina, kaya umorder na rin ako ng mas marami. Kanina, isang order lang in-order natin, kayo mas marami na. Di ba? Lagyan na ng toyo yan. Pero di na siguro ako maglalagay ng manghang. Alam, kung alam nyo naman, di talaga ako mahilig sa manghang. Ayan, sabihan ng toyo. Talagang babalik-balikan mo itong siomay dito kasi ako nga bumalik talaga eh. Fresh na fresh yung siomay nila. Tapos talagang karneng-karne. Diba? Kaya kahit na 40 pesos sa 5 piraso naman. Solid naman. Mahihit lang. Kaya pagsalita eh. Pero panalo guys, panalo talaga itong somay. Kaya kung hindi nyo pa nag-try dito sa Munoz, itong somay na to, subukan nyo. Subukan nyo man lang kahit once. Hindi kayo magsisi. Pag-aras ka kayo? 45 plus 20. Panalo talaga. Makakadami ka talaga nitong somay na to eh. Nakaka-addict din siya. Guys, kung gusto yung malaman kung nasan yung siyamaya, no, ayan yung watermark. Tapos, ayan lang, nandito lang sir. Ayan yung siyamayan. So, yung signage ng Eurotail na yan, sa baba nun. Tapos meron silang ano, colorful na payong. Diba? Tapos ayan na yung siyamayan. Okay, so tulungan natin sila Kuya, no? Yung meron silang Facebook page. Baka gusto na bang mag-follow na rin para kung gusto mo, doon kayo mag-order, di ba? Pwede kayo mag-order, di ba? Online or ano ba yung Facebook page mo, boss? Ito po. Ayan, pakita mo na lang sa camera. Ayan, Ayos o. Special Siomay Main. Ayan, Ayos Special Siomay Main. Okay? Ang dami nga yan, i-follow nyo na guys sa Facebook. So guys, yun na nga, dito na muna natin tatapusin itong ating video dito sa Legendary Siomay ng Munoz, no? Sana nag-enjoy kayo, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.